Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakita niyo naman si Alice Dixon, di ba? Napakaganda ni Alice Dixon. At syempre, kaya ganyan ang itsura niya. Alam ko naman na alam niyo na na siya ang gaganap na Imelda Marcos sa pelikulang Loyalista. Ang Loyalista po ay naikwento na to ni Imelda Papin nung premiere night ng Martyr or Murderer. At yun na nga, naikwento, nagagawa sila ng pelikula tungkol din sa, na may kinalaman din sa mga Marcoses. Of course, eto nga yung Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin. Of course, kasama niya dito si Emilio Ramon Ejercito or E.R. Ejercito as Ferdinand Marcos. Si Alice Dixon nga ang gaganap na Imelda Marcos. Tapos, si Claudine Barreto ang young Imelda Papin. So, produced ito ng company ni Imelda Papin. Ito nga yung... Actually, ano siya, may karapatan naman mag-produce din talaga si Imelda Papin. At syempre, alam naman natin na si Imelda Papin ay Loyalista talaga. Remember, ako natatandaan ko nung pag-alis ng mga Marcos 1986, nung nangyari yon. Nakita natin si Imelda Papin nangunguna sa mga rally-rally along with Elizabeth Oropesa, of course, nandun din siya. Nakikita natin siya kung saan-saan nagpag-rally. And, of course, kasama pa dati ang namayapang si Rio Diaz. At marami pang iba, may mga ganun nung araw. Kasi na-witness din namin yon. Dahil, yun nga, nakikita namin kung paano sila makipaglaban. Pinaglalaban nila ang mga Marcoses. But anyways, ang Queen Star Film Production nga, ang producer nito. Of course, si, ano pa rin pa, sila din, sila Imelda Papin. I'm sure si E.R. Ejercito ay producer din daw pa. Kasi nga, di ba, dati naman siyang producer. Nagpo-produce naman talaga siya. So, meron siyempre mga iba pang character. Si, kasama rin si Gary Estrada as Bongkar yon. Si Bongkar yon, alam na natin kung anong papel niya sa buhay ni Imelda Papin. At again, si Claudine Barreto, ang young Imelda Papin. So, sabi nga ni Alice Dixon, one of the most interesting characters I've ever portrayed. Thank you, Ate Mel, for trusting me to play such an important role in your life and history. I love you. Loyalista, The Untold Story, Imelda Papin, the last 3 years of President Ferdinand Edredin Marcos, Malacanang to Makiki, Hawaii, 1986 to 1989. So, ayun nga. Si Gabby Ramos, ang director nito. At syempre, malapit na rin itong ipalabas. So, anyways, ang ganda-ganda ni Alice, di ba? Pero hindi naging sapat ang kagandahan niya para ma-convince niya ang lahat. I'm sure familiar territory ito. Alam na alam ni Rufa Gutierrez yung pakiramdam na nangyayari ngayon kay Alice. Ang dami nagbabanta sa kanya na ika-cancel siya, unfollow siya. Pag nakita mo talaga sa bawat posting niya na may kinalaman kay dito sa pelikulang to na Loyalista, panay din ang banta nila na sinasabi nga nila na yan, follow na kita, ayaw ko na sa'yo, yung mga ganyan-ganyan. Ito pa yung mga iba, sabi ganyan, so disappointing, it's time to unfollow you na. So may mga ganyang banta. Sorry, we'll boycott it. It's just a waste of time and money. So may ganon, di ba? Unfollowed ka na dahil Loyalista, walang pagmamahal sa bayan kung sinilangan. Sabi niya, oh, this is my last comment for her, and follow ko na siya. Ang dami ba, dami pa nilang sinasabi about Alice Dixon, pero yun nga, ang nakakaano lang, no, kundi pa magpo-post si Alice ng ganito o gagawa ng ganitong movie, parang ngayon makikita mo, napakaraming comment dun sa bawat pinupost niya na ganyan. Talagang nabubuhay yung mga basher na... Actually, syempre, hindi naman ano, dapat balance rin. Kaya syempre, pag binasa mo talaga, andun din naman yung mga supporter ni Alice, supporter ng mga Marcoses. Talagang, like ito, yung mga nagsasabing yan, follow, yung mga nagsasabing ganyan, iboboycott nila, yung mga nagsasabing walang pagmamahal daw sa bayan si Alice dahil sinusuportan yung ganito, ganyan. So, may mga sagot din dyan. Katulad ng isa, talagang eto, sinagot din niya yung ano, mga post niya. Sabi ganyan, sa edad mo na yan, kitid pa din ang isip mo. Si Alice, ginampanan lang niya yung role bilang Imelda Marcos. So, it means to say, di siya ang sinasabi mong loyalist. Minsan, bago kasi mag-comment, intindihin mabuti ang caption. Di yung panay ba. Basa lang na hindi iniintindi.
Ayan pa, ito pa, may singit pang, I was a solid fan until this post, unfollowing Alice Dixon, by No Love Lost. Na sinasagot naman ng iba, sabi nga, babaw nyo naman, artista siya, gagampanan niya kung anong role gusto niya. Kung solid fan ka, tanggapin mo yun dahil fan ka nga, di ba? Hindi ikaw ang masusunod kasi fan ka lang. So may mga ganyan-ganyan na nagkatalo-talo na naman yan sa social media. Sabi nitong isa, walang masasabi mo sa haba ng sinabi ko, wala kang masayin, kasi totoo. Actress si Alice at ginusto niya yan. Nung gumanap sila Juan Carlos, Labajo, Tuesday, Vargas, Daddy Rivero, Jim Paredes, sa ako si Ninoy, may narinig ba kayo sa amin? Mga ladies ni Marcos, bakit ang mga pink lawan masyadong ma-issue? Ah, let her be. Ganyan. Dami niyong alam, marami ang matinong utak na mag follow kay Alice. Ay, salamat. Lalayas na kayo dito. It's not a big loss for Alice Dixon. She has 1 million followers on IG. So ito, nagkalat na ng mga mukhang cancel. It's your right and freedom to unfollow. Artista lang po siya at kailangan magtrabaho unless magbibigay niyo po ang talent fee na nakikita niya sa project niya. Just saying. Ito, napakatanga mo naman po. Artista ang tao. Ang trabaho niya gumana pang role. Bakit artista ka nga eh? Ang utak mo dapat payakitan. Artista nga eh. Hay, ewan ko ba bakit. Mga wala. Yan, ganun nakatindi na naman ang sagutan. Nakahaloka. Pero syempre, alam naman natin na pag ganitong yung engagement, pinag-uusapan, nagtatalo-talo, malaki syempre ang tendency na mapag-usapan din to sa big screen. I mean,